Masayang panahon po sa inyong lahat, mga ka-taxpayer kong minamahal. Right against unlawful letter of authority. Totoo po yan. Meron pong unlawful letter of authority at yan po yung i-divulge ko sa araw na ito. So that, sa 2022, definitely, kung kayo po ay nakakatanggap ng letter of authority, sigurado na kayo po ay kabilang sa makakatanggap ng letter of authority sa 2022. Abangan po ninyo! June or July po, matatanggap nyo na ang letter of authority nyo. Pero bago nyo matanggap, may paraan ho para ma-derail natin or ma-persuade natin ang revenue district officer ninyo na isama kayo sa listahan ng mga makakatanggap ng letter of authority. Paano? Umpisahan natin ang ating pag-aaral. Pero bago ho yan, gusto ko sanang ipakita lang ho sa inyo to, mga ka-taxpayer kong minamahal. Yung kompletong discussion ay makukuha ho ng mga members ko na nasa expert level. Ito po, expert level. So, sang katutak ho yung ilalagay ko dyang mga analysis and protest kung magiging member kayo ng ating tax specialista YouTube. At kung meron ho kayong pagkakataon, nire-request ko sana na i-copy-paste po ninyo itong link na to sa mga network, social network or social media na kayo po ay miyembro. Right against unlawful letter of authority. Yan ang topic natin. Umpisahan ho natin sa napakasimple, napakadaling intindihin na revenue administrative order 3-2014. Ang subject matter po nito ay simple. Functions of revenue district office. Maliwanag. Functions of revenue district office. Bakit ito importante man na dapat nating malaman ang function ng revenue district office? Kasi kailangan nating malaman sino ba ang namimili ng mga i-audit na taxpayer. Yun muna. Sino ang may karapatang mamili? At kung mape-persuade natin yung mga namimili na makakatanggap ng revenue officer, ng letter of authority, di hindi ka makakatanggap ng letter of authority. Kailan natin pe-persuade? Ngayon ng March. Tuturuan ko kayo na paano mag-dissuade ng mga revenue district officer. So, mapapansin yun, function, o di function ng revenue district office. So, pupunta ho kayo sa anong page ba to? Page 28. O page 28, makikita ho ninyo na ang function ng revenue district office, eto po siya. Ayan. Ito. Is nasa number 2. Administer and implement within the district assessment programs of the Bureau. Ayan. Siya yung taga-implement. Siya yung frontliner ng mga assessment program na dinevelop daw ng BIR. Lagay nyo sa utak nyo yun. RAW 3-2014. So, ang susunod nating tanong is, ano yung program? Ano yung assessment program na kanyang ini-implement? O, di ituloy natin ang pag-aaral natin. So, mapapansin nyo rito, ayan, merong assessment section, nasa page 30 yan, merong assessment section ng isang RDO. At ang function ng assessment section ay maliwanag na binabanggit dito. Ang sabi, prepare. Ano i-prepare? List of taxpayer. Ano laman? Recommended for audit based on audit program prescribed by NO. Pag sinabing NO, yan po yung National
Office. Yan po yung nasa Diliman, Quezon City. Okay, BIR Diliman. Yun yung madilim kasi ho doon, kaya Diliman. Corny ano. So, meron palang audit program prescribe ang NO. So, hindi pwedeng magkaroon ng list of taxpayer for audit kung walang audit program. Ganun lang kasimple. So, ano kailangan ng revenue officer? Edi yung audit program. So, pupuntahan ngayon natin, meron bang existing na audit program na pine-prescribe ang national office? Meron, sir. Meron. O, tingnan natin kung ano yon. Ayan po. Ang existing na revenue memorandum order 19-2015 ang siyang pinaka-latest na audit program na ginagamit po ng BIR. Okay. So, ang topic ho dyan ay audit program. Hindi ho kayo magkakamali. Ang sabi ay BIR audit program at yan po ay naka-address sa all internal revenue officer and official. Eh, pag sinabi official, yan po yung RDO. So, ang objective, mga ka-taxpayer, kung minamahal, is very simple. This order prescribed the policies, guideline, procedure to be observed in the audit investigation of tax return. Ah, to be observed, ibig sabihin, kailangan nilang i-follow. Now, ano yung nakasulat dito? Ayan. Item number 2. Ang sabi, in general, all taxpayers are considered as possible candidates for audit. O lahat pala tayo pwedeng ma-audit ng BIR. To cover such audit investigation of taxpayer, electronic letter of authority shall be issued. Ela ang pangalan niya rito, pero pwede ho siyang LoA rin. Parehas lang ho ibig sabihin yan. Hindi pala pwedeng i-audit ng BIR, ayon ho sa binabasa natin, yung taxpayer kapag wala siyang hawak na letter of authority. Sa madaling salita, pwede lang mag-audit ang BIR kung magpapakita siya sa iyo ng letter of authority. Ganun ho ka-importante yon. Now, susunod nating tanong is, paano ba ino-audit? Ayan, sabi dito, maliwanag sa policy direction. Huwag kayong mawawala. Item 3, policies and procedure. The RDO, ayan, are equally responsible in ensuring that those that match the selection criteria of this order are selected for the issuance of ELA. Liwanag. Those that match the selection criteria of this order are selected for the issuance of ELA. So, hindi pala basta-basta makakatanggap ka ng letter of authority because merong selection criteria na kailangan nilang i-match yung tax returns mo o yung actions mo o yung mga pinail mong mga reports and BIR form doon ho sa selection criteria. Ano ang example ng selection criteria? O di pag-aralan natin, ano ba selection? Katulad nito, ang selection criteria is mandatory cases. Ibig sabihin ng mandatory cases is i-audit kayo ng BIR immediately once na ma-determine nila na itong criteria nito o criterion ay available sa inyong situation. O, di tingnan natin. Pag-aralan natin muna, isang number muna tayo, 1.1. So, nakasulat dito sa 1.1, sabi, taxpayer with claims for income tax refund or issuance of tax credit certificate. Ibig sabihin ho nito, yung tax return nyo, meron kayong carry forward na creditable income tax. Nakaganon ho. Wala kayong binayaran, meron pa kayong creditable income tax na i-claim nyo sa susunod na taxable year or taxable quarter. Definitely,
makakatanggap ka ng letter of authority kasi priority ka, mandatory case ka, 1.1. Ang ibig sabihin lang, ang technique, isa sa mga technique na tuturo ko ngayon, edi huwag kang mag-claim ng income tax refund or huwag kang magpa-issue ng ng tax credit certificate para hindi ka masubject dun sa 1.1. So, wala nga yung reason o justification yung RDO para piliin ka at i-recommenda na ma-issuehan ka ng letter of authority. Ganun lang ho kasimple. Kung meron ho silang target, lumihis kayo sa target para hindi kayo tamaan ng kanilang araw o bala na ipinupukol. Ganun lang ho kasimple yun. Ngayon, sinabi dito mga ka-taxpayer kung minamahal, ano yung mangyayari sa isang RDO kapag hindi siya sumunod? Sabi dito, otherwise they shall be subject to administrative sanction. Kung yung RDO daw, ha, nag-issue ng LOA na hindi sumusunod dito, hindi siya gumamit ng selection criteria, magpapataw daw, ha, ng administrative sanction. Ibig sabihin, administrative sanction, parusa. Sino paparusahan? Yung RDO. O, di ngayon, pwede na ngayon nating i-persuade yung RDO na, oh, baka gusto mong huwag maparusahan, tuturuan kita. So, kailangan nating gumawa ng letter. Meron tayong mga available templates ngayon para itong RDO na to ay hindi ka ma-issuean. Ha? Ma-persuade natin na hindi ka issuean sa June or July ng 2021 taxable year letter of authority. Ito ho yung aking papaliwanag. So ngayon, ano sir yung administrative sanction ng isang RDO na hindi gumamit ng selected criteria na nakapaloob dito sa RMO 19-2015. Andito po yung kaniyang parusa. Ito po ay madadownload ninyo, RMO 53-2010 po yan. So kinuha ko lang ho yung page 44 niya. Okay. So dun sa page 44, ito ho yung pwede yung mangyari sa isang RDO na hindi ho sumusunod sa RMO 19-2015. Ano pwedeng parusa? Number 1 na parusa sa kanya, pwede siyang makasuhan ng grave misconduct. Yan, grave misconduct. Kasi ibig sabihin ng grave misconduct, merong tayong batas, hindi mo sinunod. At ang pagsunod, ang paglabag mo sa batas ay purpose, with purpose. Oo, sinadya mo, ibig yun ang sabihin. So, gross misconduct yun. Kapag napatunayan yan, matatanggal yung revenue district officer. Parami na ho tayong hindi naman natanggal. Ang ginawa ho ay inilipat lang sa ibang lugar. So, halimbawa, kung nasa Pasig sila o nasa Manila sila, ililipat sila ngayon sa malayong lugar. For example, tatapon sila sa isang lugar na walang ganong taxpayer, katulad ng Tawi-Tawi, o kaya dyan sa matataas na lugar, katulad ho ng Mayon Volcano. Isa pa hong pwedeng mangyari sa, at ito po ay nangyari na po, sa mga revenue officer na ayaw sumunod ho sa batas, pwede ho silang masuspinde ng 6 na buwan using ito pong inefficiency and incompetence in the performance of official duty and refusal to perform official duty, 6 months din po ang kanilang suspension, and gross insubordination, hindi ho sila sumunod kay commissioner, kaya meron silang 6-month suspension. Yan po yung mga pwede nating ikaso o maitulungan. Ang gusto ko kasing mangyari, itulungan itong mga revenue district officer na huwag gumawa ng kalokohan. Right against unlawful LOA. Kasi karamihan kasi ng LOA, hanggang ngayon ay mayroon hong kabaluktutan. Ayan. Ito po yung kabaluktutan ng mga letter of authority. Okay. Makikita ho ninyo rito, mga ka-taxpayer kong mahal, is
Revenue Memorandum Order 44-2010. Ang sabi rito, ang subject matter is electronic issuance of letter of authority. Ang kagandahan ho kasi nitong RMO 44-2010 ay yung kanyang objective. Ang objective niya is very simple. To prescribe the documentary requirements for the issuance of letter of authority in all investigating office under regional offices. Ang tanong, yung RDO ba ay nasa regional office? Of course, the answer is yes. Kasi ang boss ng revenue district officer ay isa pong regional director o nasa regional office. Therefore, siya ay involved dito. Ituloy natin ang pag-aaral natin. Ang purpose din po ng issuance of electronic letter of authority to secure the integrity and credibility of the issuance of electronic letter of authority. Integrity and credibility. So, may mga special feature siya. Ito yung RDO, binabanggit. Ang pinaka-special feature niya, itong number 5. Ayan. Sabi dito, the basis for the audit, that is regular audit program, special audit program, etc., shall be indicated in the LA. Ito ngayon ho yung ang ginagamit po natin para mag-cancel ng LA. Why? Sabi rito, any unauthorized departure or violation of any provision of this order, appropriate disciplinary sanction against the concerned BIR officials. Again, ang sanction ho nilang mga BIR official is grave misconduct, dismissal ho yan, inefficiency and incompetence in the performance of duty, 6 months suspension, refusal to perform official duties, 6 months suspension, gross insubordination, 6 months suspension. So, titingnan ho na ninyo, mga ka-taxpayer kong mahal, yung letter of authority ho ninyo. I-a-apply ho natin ngayon yung requirement. Kasi ho, ang nakasulat ho kasi dito is yung feature. Ibig sabihin, form and substance ang pinag-uusapan. So, hindi ho, ito ho ay non-negotiable. Pag sinabi is, ang itsura ng damit ay ganito ang sukat, ganito ang sukat, ganito ang kulay. Non-negotiable ho yun, non-negotiable. Ganon din ang LOA. Meron ho siyang feature na non-negotiable. At ang isa sa mga feature niya nga, sinasabi ko na, itong number 5. Ayan. Yan ho yung feature niya, yung number 5. Now, ang LA na ini-issue ho sa buong Pilipinas ay contrary sa batas. Because, mapapansin nyo rito, sinasabi niya rito ay pursuant to Section 6A and Section 10C of the National and Internal Revenue Code. Ayan. Eh ano ba gusto ng batas? Ang sabi ng batas is ang ilalagay nila is audit program. Hindi Section 6, hindi Section 10. Audit program. Eh ano ba audit program? Diba? Pinag-usapan natin, ang audit program ay yung BIR 19-2015. Ito yung audit program, maliwanag eh. Hindi ho nila ginagamit. So, ibig sabihin, mayroon hong kasalanan ang lahat ng revenue district officer sa inyo. May kasalanan ho. So, nasa sa inyo ho kung i-exercise ho nyo yung right against unlawful letter of authority. Kayo ho yun. Pwede nyo i-cancel yung LOA nyo. It's a choice eh. Hindi ko naman ako pwedeng mamilit at sabihin sa inyo, gamitin yung right nyo. Hindi ko pwedeng gawin yun kasi kayo yung mag-execute dahil inyo yung right. Ang sinasabi ko ngayon, ang pagbubuod ko, kung ayaw po ninyo madagdagan ang existing letter of authority ninyo, dahil sa June or July ay magkakatanggap kayo ng 2022 letter of authority, pwede ho tayong gumawa base ho sa, may lecture ako, tinatawag kong
trial de novo. So, kailangan lang nating magkaisa, gumawa tayo ng mga letters, padala na natin ngayon para i-dissuade ang revenue district officer na hindi kayo piliin bilang kandidato sa pag-receive ng letter of authority. Kung nais po ninyo yan, eh, pwede po ninyong i-click yung link na nakakabit po dito at kayo po ay tutulungan natin, magtulungan po tayo at bibigyan namin kayo ng pagkakataon na ayusin ho yung mangyayaring BIR assessment o BIR investigation sa year 2022. With that, mga taxpayer kong mahal, peace and happiness be with you. Masayang panahon kay Iljin Santos, kay G. Santander at kay Marisa Jonas na nakikinig at nanunuri sila sa araw na to. Masayang panahon po sa inyo, mga taxpayer kong mahal. For life. See you later.